Dapat yan, nilusob nyo, nireg nyo. Bakit hindi ka nagreklamo sa higher authority? Bakit sumalta lang sila sa bayan mo? Ayaw kang papasukin? Ito ang Istorya Pinas. Nanggagalaiti sa galit si Vice Governor Pineda matapos isinagawa ang provincial hearing tungkol sa illegal na pogo sa bayan ng Purac, Pampanga. Ginisang maigi ng Vice Gobernadora si Mayor Jean Capil sa mga kakulangan nito at bakit pinayagan niya na mag-operate ang mismong pogo kahit wala itong business permit. Kasama ni Mayor Jean Capil sa pagdinig ang Municipal Engineering, Licensing Officer at iba pa. Ang kinababahala ng Vice Gobernadora, bakit hindi naamoy ng LGU ng Pura na may irregular na aktibidad at illegal na nangyayari mismo sa pogo. Hindi ba mismo nagtataka ang licensing office sa mga nakadetalye na mga trabahante ng pogo ay 2, 5, or 7 lamang? Sa aktual nito ay ang laki-laki ng pogo. Sa pandinig na ito, maraming butas ang nakikita ang board member ng Pampanga sa mga papeles na inilahad nila Mayor Jean Capil. Totoo ba na mayroong suhulan na nangyari? Meron bang under the table transaction sa loob ng munisipyo ng Pura? Totoo ba ang ibinulga ni Toto Causing na ito ang dahilan ng biglaang yaman ni Mayor Jean Capil na ang bahay nito na milyon-milyon ang balyo ay katas ng pogo? Kaya dahil sa revelasyong ito na tungkol sa pogo, ito ang mga naging komento ng ating mga madlang netizen. Habang buhay na yan, kailanman wala nang pagbabago ang ating bansa. Di na kailangan ng eleksyon kasi parehas walang pagbabago kailanman. Delikado na ang sitwasyon, laganap na ang sindikato, mayaman ang nakapwesto, mahirap para sa mamayan. Dapat imbestigahan ang mayor ng Purac sa kongreso at iba pang kasangkot ng mga pulis. Marami na talaga ang mga tiwaling pulpultiko. Biglang yaman na nga. Kailangan i-lifestyle check na si mayor. Parang pareho lang sila ni Alice Guo. Actually, ako nagpatawag talaga kasi nagpanik ako. Kasi bigla na lang na-news ang Purac, Pampanga, na sa totoo lang, wala kaming kalamalam. Wala kaming kalamalam dun sa nangyayari na to dito sa compound na to. Ang alam namin, malaki ang tiwala namin sa LGU kay Mayor Jing na ang LGU, siya talaga ang merong dapat i-report o kung merong mang danger, merong bang bagong business, merong ba talaga siyang investor, dapat inalam sa amin. Pero, di ba, Mayor Jing, wala ka naman sinasabi na may pogo doon, wala ka naman sinasabi na nag-apply ng BPO doon, at saka wala naman kayong ni-report na mayroong mga pinagagawang 4 building doon. Bigla na lang kaming nagulat nung nalabas sa news na mayroon palang mga illegal doon sa loob na yon. So, Mayor Jing, itong mga nalikom na papeles ng board, pwede bang pakisagot mo lang bakit nangyari na yung business license, kadami-daming mga buildings, kadami-daming mga negosyo nandun sa loob, paano i-justify ng licensing officer na 10,000 lang ang kanyang business permit? Tiningnan ba? Tiningnan nyo kung ano yung negosyo sa loob? Bakit 10,000? Asan yung licensing officer? Wala? Si licensing officer, Glenn, ikaw ang MPDC. Di ba nagko-cooperate kayo sa license, nung mga business license? Kayong nagkukwenta kung ano yung pananaw mo, kung ano yung sayo? Nay, nung time na po yun, municipal engineer na po ako. Hindi na po ako yung municipal planning. Hindi, wala ba yung licensing officer mo, Jing? Meron. Asan yung licensing officer? Asan? Ikaw ba yung licensing officer? Vice Gov, ay opo. Wala pa, hindi pa ako yung licensing officer. Kasi na-create pa lang po, bago pa lang po na-create yung BPLO ng Pura. So wala pala talagang item yung licensing officer? Yes po. So ikaw, nag-takeover ka kailan? 2017 po, under Treasurer's Office po. Clerical. Oo nga, pero 2017, ikaw na yung nagbibigay ng mga business license sa Pura, di ba? Under the Treasurer's Office po, for assessment lang po and clerical. Pero whatever, lahat ng licensing officer under ng treasurer, kayong magko-coordinate dalawa. Sasabihin siya yun ng planning officer mo, sasabihin ng treasurer mo, ito yung bigay mo na alaga dun sa business license. Conforme dun sa kanyang korporasyon, ano yung tatayang niyang negosyo, di ba? Hindi mo ba in-assess bakit ka pumayag na 10,000 pesos lang a year ang ibinigay mong
permit sa kanila na ganun lang yung ibayad sa inyo sa Porac. Ano ang, saan mo binasi yun? Naka-attach po siyang VIR, from VIR na zero income. Tapos, inaano niya po, Your Honor, yung kanyang, dalawa po kasi lagi yung dinadala niya pong business, which is the whirlwind and... Hindi pwede yun, po. Kasi newly corporation lang siya, so no, wala pa siyang tax. Kabago-bago na lang create yung corporation na yun. So, depende kung anong ilalagay ng negosyo doon, doon mo ibabase yung business license mo. Hindi yung nakatouch sa BIR. No, no income pa siya kasi bago pa lang eh. Bago pa lang. Sana tinignan mo anong negosyo mo, BPO? Anong negosyo mo, Pogo? Eh, kahit na umpisa pa lang, dapat ibase mo na doon yung ibibigay mong business permit sa kanya. Ilang taon mong nilagay yung 10,000 a month, ay a year, dito sa Santa Cruz Porac na to na negosyo. Ilang years na yung 10,000 a year na business permit? Since 2019, ganun na po. Wala 19, po. Hindi mo na binabago, taon-taon, hindi mo na binabago. Regulatory fees lang po yung nilalagay namin. So, hindi mo na in-inspection kung ano na yung development, kung ano nangyari sa negosyo nila, kung ano yung binabayad niya sa BIR. Hindi mo na tinignan yun. Basta, nakapatente na lang sa 10,000 na yen. Yun lang. Yes po. Kung ano po yung linagay niya po sa kanyang application, Your Honor. Mali kayo doon. Dapat tinitingnan mo yung... So, karangaliwang magnegosyo kayo, basta binilide, panwalan nyo niya. Di ba? Ano ba yung, sanay ka ba na maging licensing officer? Sanay ka ba? Ano ang educational attainment mo? Actually po, hindi po ako naka-detail as a licensing officer, Your Honor. Pero ginagawa mo. Ikaw yung gumagawa ng mga business permit. Binigay po assignment sa akin from treasurer, tapos po, yun po, hanggang... Kahit ibigay na yung treasurer sa'yo, responsibilidad mo pa rin yung assessment, hindi yung treasurer ang biniblame mo. Lahat ng licensing officer, under siya na treasurer. So, yung ibig ko lang sabihin, bakit nakapatent ito? Hindi na ba nagbago itong negosyo na to? Hindi na ba sila nag-improve? Wala na ba silang kinita? Kasi it depends sa negosyo kung kumikita, kung malaki. Pataas ang business permit mo. Anyway, ganun na nangyari. Up to December 2023, 2024, 10,000 a year ang kanilang business license na nirelease mo. Meron kang nirelease na business license ngayon 2024 o hindi ka nag-release ng business permit? Sa mayor's office po yung releasing ng business permit. Hindi, sa treasurer kayo, magkasama kayo ng treasurer sa license ng business permit. Hindi si mayor, ikaw ang pumipirma. Pirmaan mo, Rini, kumitang mo kay mayor, si mayor ang magpipirma, final. Pinirman mo, Jing, 2023, 2024, ang business license, pinirman mo. Opo, 2023 pero 2024. Anong reason mo? Bakit hindi mo pinirma ng 2024? Nasa negative list ng Bureau of Fire. Bureau of Fire lang, Jing? Mas higit pa kaysa sa reason mo. Yung Bureau of Fire, nag-inspection siya, bakit hindi niya tiningnan ito? Bureau of Fire? Pumasok ba siya? Yun lang ba yung violation? Dapat, pag pumapasok ang ganon, meron kang inala sa business permit, kaya hindi mo binibigay. Dapat magsama yung licensing officer, magsama ang planning officer, magsama yung Bureau of Fire, magsama yung sanidad mo, magsama yung menro mo, isa kayong grupo. Dalo na confidential ito sa inala ninyo. Dapat ganon, Jing. Malabo yung meron silang violation doon sa problema doon sa fire. Hindi yun. Napakaliit na reason nun, Jing. Dapat, inanap mo yon. Ang reason mo, kaya hindi mo siya binigyan ng business permit kasi naghihinala ka. Labas-pasok. Madaming tao. Maraming building. Isipin mo na may illegal sa loob. Yun ang reason mo. Hindi yung problema doon sa fire protection nila. Hindi yun. Hindi mo nakita yung problema na illegal na marami sa loob. Dapat yan, nilusog nyo, ni-raid nyo. That's why we contact a joint inspection team kaso po na hindi kami pinapasok. Yun na rin nga, yun na nga yung problema ngayon eh. Sila lang ang investor, sila pa yung nananakot sa atin. Bakit hindi ka nagreklamo sa higher authority? Bakit sumalta lang sila sa bayan mo? Ayaw kang papasukin? Eh nasa batas na
Kailangan inspeksyonin lahat, either private property kung may hinala ka ng may illegal. Wala silang karapatan na bawalan kang pumasok sa loob. Bakit? Sino ba sila? Binili na ba nila yung Pampanga? Binili ba nila ang Porac? Sa kanila ba lahat yan? Naglilis lang sila eh. Investor lang sila eh. Bakit mo pinabayaan hindi ka papasukin? Kaya ngayon tayo napupuruhan. Tayo nagkakaproblema. Never kayong matakot sa mga investor. Never kayong katakutan sila. Bakit? Sumanta lang sila dito eh. Tapos tayo matatakot? Sana nagsumbong ka? Sana pinaalam mo sa amin para nagsumbong tayo sa higher up? Hindi na nagtagal yan. Opo. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kaming power to enter. Jing, huwag mo sabihin, ang pinag-usapan natin dito is the business license pa lang. Wala pa yung PAOK. Ang LGU, karapatan niya, lahat ng pumasok na investor sa kanya, na karapatan niya, na tingnan, ultimo maliit na building, ultimo isang pako, kung ilan yung building, anong pagkagawa, ano lahat yan. Pero, Jing, ang nangyari, wala kayong ganoon sa munisipyo ninyo. Matagal nang nag-illegal yan. Matagal na silang nag-iligay dun sa loob na yan. 2024, saka pa lang. Tapos ang reason mo, kaya pala hindi mo binigyan ng business license, kasi may reklamo yung Bureau of Fire. Asan yung Bureau of Fire? Hindi niya, bakit siya nakapasok? Hindi niya nakita yung mga legal sa loob? Yung Bureau of Fire mo? Yun lang ang nireklamo sa'yo, kaya ayaw mo siyang bigyan ng business permit because of the yung mga permit niya sa fire, yun lang. Pumasok ang fire department mo, ba't hindi niya nakita yung mga illegal sa loob? Nakapag-conduct ba ng inspection ng Bureau of Fire? Bakit nalaman natin yung problema? Pero pakitawag sa susunod yung Bureau of Fire Protection, yung representative. Jing, bakit yung Bureau of Fire mo nakapasok sa loob? Ay, baka hindi mo nga na nakapasok din eh. Hindi rin nakapasok na eh. Eh bakit kasi dinadailan mo ngayon sa press con mo? Kasi yung fire protection ang problema, kaya hindi mo sila binigyan ng business license. Eh di nagsisinungaling din siya, siya rin hindi siya nakapasok. Actually, nasa negative list po nila, kaya yun po yung naging basis namin for kasama po sa requirements po kasi yun. Isa lang yun sa requirements, maliit lang yun. Kailangan lang na ng fire extinguisher yun, no? Dahil wala nga occupancy permit. Kaya ngayon, pwede nga yun eh. So anyway, napansin ko lang, Naya Tsukubo, ba't walang pirma yung applicant sa business permit? Ganito ba? Computer-generated ba to o talagang hindi pinipirmahan? Walang pirma, oh? Computer-generated po. Yung mga application niya, may pirma? Meron po. Bigyan nyo kami yung kopya, yung ano niya, yung may pirma na application. We will submit, Mr. Chair, the copies of the application. Oo, kasi very misleading to. Di namin alam kung kailan ito eh. Yes, we will do that. Di ba? Yung assessor, nasaan? Assessor, magkano ang milyar na binabayaran itong 10 hektarya nitong si, yung may-ari ng ano na yan? Nang lupain na yan? Based on records po, more or less 4,000. 4,000 a year? 4,000 a year? Well, there 4,000. 4,000 a year? 4,009. 4,000 nga. Mas malapa po babayad rin ang kikatamong ortilanong Manasik, kaya may itong hektaryang gabon. Sir, saan mo nakuha yung figure na yan sa kalaking hektarya na yan, tapos mayroong mga binigosyo. Kahit na mataas yung bakod, masisilip mo yung mga development, di ba? 4,000 siya. Noong muna pa, hindi pa ako governor, mayroon ng golf course yan. Mayroon ng hotel. Since pa noon, hindi ka nagbago, 4,000 pa rin ang milyar na binabayad sa'yo, hindi ka nagreklamo, hindi ka nangangal, hindi kayo nag-tax mapping doon, hindi kayo nag-imbestiga. Kaka-assume ko lang po, this May 2 lang. Sino yung dating assessor? Retired na po. Ilang taon niyang tinatanggap yung 4,000 a year na amilyar nitong malaking hektarya na to? Since 1998 na. Wala nang pagbabago? Ikaw, provincial assessor, nakapatente rin ba yan? Nakapatente rin ba yung amilyar na yan? Opo, nai, pareho. 20 years, 12 years, ganun na rin? 4,000, wala nang pagbabago? Parehas po yung record po natin sa province at sa assessor. Ba't hindi ka nagreklamo? Ba't hindi mo tiningnan? Nasisilip mo naman yung development para ng BDC yun.
Opo, Nay. Kaya dahil nga po sa developing yung PORAC, at siguro nakita ito ng governor din natin at si Mayor Jing, kaya nag-conduct po tayo ng tax mapping para may deklara po natin itong mga undeclared real properties. Naka-convert po, ba yan? Sorry po, Nay. Naka-convert ba o agricultural pa rin? Sa ngayon po, Nay, kaya 4,110 ang amilyar niya dahil naka-agricultural at residential po siya. Jing, ba't mo naman pinabayaan yun? Nay, the problem po siguro, nung pag-upo ko, wala pa talagang tax mapping ang PORAC. Pero noong 2019, pagka-upo ko, nagkaroon na ako ng directives na kailangan tayong mag-tax mapping. Jing, sorry ah, huwag kang mag-usasabihin yan. Hindi reason yan. Wala, huwag mo sinasabing wala ka pagka-dustial ang PORAC. Wala, hindi yon, hindi reason yon. As long as ang Ayala, ang laki ng binabayalan sa'yo, a milyar business permit, ang laki-laki ng Ayala. Pero wala ka pang kadastral, no? Ang sinasabi mo, wala pa yung ano ng plano ng PORAC mo, di ba? Pero nagawa mo yon. Ibig kong sabihin, hindi natin pwedeng idailan yon na wala pang kadastral yung PORAC. Hindi eh. Nandyan na yan eh. Nandyan na yan, Jing. 2019. Pero nakapatente pa rin kayo sa 4,000 na a milyar. Isang taon. Hindi dailan yon. Ayun, nagpasigil ka nga. Nagtrabaho ka ng 2019. Pero nagbago ba? Hindi. 4,000 pa rin ang milyar mo. Actually, tinatapos nga po namin yung tax mapping namin. 2019 talaga pong pinus ko na masimulan. 2020, dahil sa pandemic na stop. After the pandemic, inumpisa naman ano namin. Huwag mong antayin yung tax mapping ng province. Bakit? Nakita mo, lumolobo yung mga building, 6 na po na matataas na building. Kailangan mo pang matapos yung tax mapping bago nyo itaas yung amilyar? Hindi. Ibig mo sabihin, common sense na lang, Mayor. Lumolobo to, parang isa ng city ang lawo. Pagkatapos, antayin mo pa yung tax mapping ng probinsya para itaas mo yung amilyar nila? Hindi. Kailangan automatic, mag-desisyon ka na. Uy, magbayad ka ng 10,000 amilyar mo kasi sobra na yung development mo dito. Hindi mo na kailangan ni tax mapping. Mayor, ang tinax-tax mapping, yung mga palayan na dating residential, yung mga establishmento na dating agricultural, naging commercial. Pero ito, 1,000 square meter. At nakikita mo, lumulobo. Pagkatapos, papayag kayo ng 4,000 lang, ay girang ang milyar nyo, pinirwisyo na tayo. Pinirwisyo na tayo. Tapos anong na pala? 10,000 ang license niya, business license. Tapos 4,000 yung kanyang milyar. Anong na pala natin? Lumadlad ang ano, ang PORAC Pampanga. Diyan sa illegal na pogo na yan. Anong napala nyo? Anong nakolekta mo? Jing, 4,000 at saka yung 10,000 na milyar? Yan lang ang pakinabang ng pora? Ngayon, binibida tayo? Nakaladlad tayo? Ang nagbabayad po ang Whirlwind, Nay, based on the record na binasa ko kanina. Sir, for the record, yung binayad ng Whirlwind, hindi real property tax yun. Hindi a milyar yun. Ang binayad niya, yung building permit fees, at other fees and correction dun sa ano, hindi a milyar. No, 10 million yan. Kasi sa mga building permit, mahal yan eh. No? Kaya lang, Nay, sabi ko nga po, medyo may lapses ng konti, kasi under the law, no, municipal engineer, inuulit ko lang, no, lahat ng mga improvements, lalo na yung mga po, i-report, kasi no, walang nagsasabi na report sa Kapitolyo. No? Walang nagsasabi na Kapitolyo. Kaya, iyon ang mga naging problema natin, hindi lang sa taxes. At saka Nay, isa siguro dapat itanong din natin sa PAGCOR, bakit inahayaan nila na na-issue ng permit, walang occupancy in-issue ang PORAC, no? Walang clearance na nagmula sa EMB. Mga environmental compliance and environmental impact assessment. Hindi lang June. Iba yung no objection nila dapat. Hindi pogo ang nakalagay doon sa loob. Kaya po yung kanilang no objection. Yung nakalagay na letter of no objection na resolution. Hindi naman sa pogo. Bakit ganun ka? Bakit inapprove ng PAGCOR? Wala kayong dapat no objection kayo sa pogo. Bakit walang nakalitaw na pogo pero yung ino-operate pogo? BPO yung nakalagay sa inyong no objection. Kaya nga, Nay, dapat
dapat may tanong natin sa PAGCOR yun kasi silang nag-issue ng prangkisa at permit. Hindi ba nag-apply ng POGO yung mga investor nyo, Jing? 2019 at 2020 po, BPO sila. POGO na, pero BPO ang hiniling sa inyong in-apply. Nung una ko, BPO eh. Bali, nung nabigyan sila ng permit ng PAGCOR, doon, no, nag-issue na kami ng permit. Pero kailangan, meron kayong na-objection kung binago man. BPO to POGO, dapat meron kayong na-objection doon. Pero bakit napabayahan? Actually, sila na po ang nag-evaluate kung pumasa po sa kanila sa PAGCOR or NAI. Mayor, meron ka bang sulat sa PAGCOR na nagre-reklamo ka na hindi itong 2022 natin this 2022, panalo, wala po kaming na-issue any application. So nakalampas yung POGO, walang coordination sa Sangguniang Bayan na kailangan Apo. Kung siya dinisregard kayo, hindi kayo naka-take note na po sa amin po. Kayong investor sila, di ba? Kaya hiningi po natin yung kopya na resolution nila. Kahit anong basa ko doon sa resolution, wala naman nakabanggit na POGO dyan eh. Sina? Wow. Sino yan? Ito meron ding sagutin po eh. Isang compound yan, private property. Nagpunta yung investor sa kanya, di ba rin eh? Dapat, kung talagang pinagmamalasakitan niya yung mga kapampangan, yung bayan ng Pora, dapat tinuruan niya to kung mga insikma to, kung anumang nasyon itong mga investor na to, wow. Dapat i-briefing niya yung sa batas kasi lupa niya ang paglalagyan, di ba? Hindi siya pwedeng magtago, hindi siya pwedeng magwalang kibo. Lupa niya yan eh. Whatever, anak niya yan, o siya, may sagutin siya dyan. Ba't ka tumanggap-tanggap ng investor sa compound mo? Ang taas ng pader, may barbed wire pa, tatlo yung security bago ka makapasok sa loob. Ano, tinotolerate niya yung ganon? Imposibleng hindi niya alam yan, labas-pasok siya yan. Dapat, in-inform niya mo yung LGU. O ito, may investor tayo dito, malaki yan, gagawa silang mga yan, VPO, POGO, whatever. Hindi, nilayas, nilakag niya, pinabayaan niya. Diba? Venture, binenta wala yung lupa, ito, partnership. Alam ko po, sales siya. Yeah. Benta? Binenta. So kung binenta, di wala na sa record natin, pinalitan natin sa register. Binenta yung lupa, record na sinubmit sa inyo yung incorporation documents nila. Di ba? Meron bang naisubmit? Kung ba nag-apply ng building permit, engineer? Dapat kasama ang title. Meron bang kopya ng title? Titulo. Meron bang kopya ng incorporation document yan? Meron po. Meron. Yung incorporation document. I-provide po namin lahat. Tingnan natin ha. Opo. Ang pinag-usapan natin at the time. Opo. Of application, di ba? Ito kasi yung sufficient ability establishment na tamang dos. Anyway, kaya tinatanong ko yung mga records kasi ano ba yung mga na-require yung documents na mag-apply siya ng ano? Vice, na mag-apply siya ng mag-apply sila ng resolution of no objection. Anong na-require mo sa pagkakatanda mo? Mr. Chair, pre-recognize ko na lang po yung secretary natin para po mas sigurado po yung mga records po natin. Hindi, as a consul, kasi hindi naman siya nagre-require. Mainly records the proceeding. Ikaw, wala ka bang tinanong? Opo, yung pong ano natin, is application letter po ng Certificate of Incorporation po ng Lucky South 99, Outsourcing Incorporated. Pwede nyo bang i-furnish nyo kami? Because the yung incorporation documents, no? Opo. Nakalagay na yung purpose, no, of the corporation. Pero yung specific letter request niya on what type of resolution they would want from you. Mr. Chair, dala po namin yung mga requirements nila. Submit na lang na natin. Sige, patingnan na pag-submit. Pag-submit.
Sige, tulad. Alas yun. Ayun. Sige. Sige, sige. Pinero. Based po sa record po ng Sanggunian, ito po ang letter nila, they requested for no objection. At nakalagay po dito na they intend to apply po for PAGCOR license permit. In fact, they undertake po yung submission of the PAGCOR license or permit upon availability po. Yun ang sinasabi ko, no? You knew for a fact that they are applying for a PAGCOR license, meaning gaming yan. But that was never indicated in your resolution. Diba? Hindi consistent kasi. Diba? Hindi consistent. But I cannot fault you because even if that is the application, but the fact is what the resolution that you issued is a resolution of no objection, which is for a business process outsourcing. Diba? Which should not have been considered by PAGCOR. Yun ang sinasabi ko. Diba? While the applicant indicated nakukuha sila ng license sa PAGCOR, ang lisensya ang in-issue nyo is for a business outsourcing. No? Kaya lang, nagtataka ko sa PAGCOR, ganito lang ba ang nire-require ng PAGCOR? Kasi magtatago na lang yan sa pangalan ng BPO. No? Ngayon tanong, pinapacheck ko kasi sa record namin kung na-furnish nyo kami ng kopya niyan. Finurnish nyo ba kami ng kopya niyan sa Sanggunian? Yung alin? Nay, kasi po resolution, tinatanong ko kung na-furnish tayo ng kopya. Resolution sa? Yung resolution of no objection nila. Sa BPO? Opo. Kasi kung BPO yan, malamang baka aprobahan namin yan kasi BPO ang nakalita, walang sugal eh, na gaming. Supposedly dapat, yung iba kasi na hindi na po pinapadaan. But given this situation, wherein it appears that resolutions are being issued by Sanggunian Bayan without them submitting it to the Sanggunian Panlalawigan, na it turned out later on, na merong kapalpakan, eh kailangan i-require na natin na i-submit lahat. Kagaya po nang nangyari sa San Simon, yung mga reconfirmation of reclassification, di na pinapadaan dito, eh puro mali. Kaya sila nagkaloko-loko dyan, kasi hindi na dumadaan sa Sanggunian Panlalawigan yan. Patingin nga nung ano, furnish sa si Kapi. Finalis yung ba kami ng kopya niyan? Mayor Jing, kailan ka uling pumasok doon sa compound na yun? Kailan ang uli mong dalaw doon? Actually, years na po, Nay. Ilang taon na? 3 years po siguro. Nung una, siyempre nagko-construct pa lang sila na... Nag-ano ba kayo dyan? Nagkasama ka ba sa ribbon cutting dyan? Hindi naman po, hindi kami na-invite. Baka sumama kayo sa ribbon cutting. So, 3 years ka nang hindi pumapasok doon sa loob? More or less po. Wala bang... Buti investor sila, inaprubahan ng licensing officer yung negosyo na yung investor na yan, dapat maging business friendly tayo, di ba? Dapat inimbita ka sa groundbreaking, binara ka sa groundbreaking doon sa pagbubukas, dapat ang LGU naka-invite yan. Ibig mo sabihin, sa groundbreaking ng mga building, sa blessing, sa pag-open, wala siyang pakialam sa LGU, hindi kanya inimbita, eh ang laking negosyo niya. Diyos ko, parang ngayalan na yun, yung investment nila, ang laki-laki. Hindi ka nila in-inform? Hindi umpisa pa lang, hindi wala na silang respeto? Wala? Walang nangyaring ganun? Actually, wala pong invitation on the groundbreaking. Hindi mo nakita kung sino yung mayari? Investor siyang malaki? Hindi mo siya nakilala? O kilala mo? Kilala mo yung mayari? Yung representative lang po. Representative, yung utusan lang. Hindi yung mismo mayari? Hindi po. Secretary or ano niya? Kumari niya yung Pilipino na yan na representative ng mayari. So, minsan, hindi mo nakita kung sino yung member ng mga korporasyon. Hindi mo na meet yung mayari. Wala. Hindi man, Nay. Hindi mo nakausap? Hindi, Nay.
No. Yung mga naging available. Okay nga. But based on your record, these are the only one available. Meaning, madaling lokohin tayo. Oh. Diba? Just anybody can produce. Yung kailan ba to? Sure. Hindi po na ito. Yung pogong pinag-usapan natin, so wala silang no objection. Si God kayo, na pogo na pala yung nakalagay, wala man lang silang yung sinubmit na application. No. Ang sinabi dito kanina, no, there is nothing mentioned about pagkor. Para mali yung, oo nga, pero para mali yung pagkakabasa, partner. No? Would like to respectfully request for a letter of no objection for our business. Kasi parang nabanggit ka na for our pagkor business eh. Walang no? Nakalagay na pagkor. Di ba? Hindi. Ang nakalagay dito, for our business. Oo, oh, kasi binasa mo kanina, sorry, Panyero. No, sabi mo kasi kanina, for our pagkor business. Or for our business. Oh, may, we undertake to provide you with a copy of our PAGCOR license permit. No? Hindi ganito yung pagkakabasa kanina. It was not read as is. No? Please naman, when you read and you quote from a letter, please quote it. Man. No? Pare-pareho tayong abogado dito. Please. Please lang. No? Please lang. Mas matanda lang ako sa inyo ng konti. No? Hindi maganda kasi yung ano. Pardon me. No? Iba kasi. Tumawag ka sa PAGCOR, total, ikaw ngayon ang tatanungin. Lumabag na sila doon kung hindi alam ng PAGCOR na may pogo silang binigay. Hindi totoong binigay sila ng PAGCOR ng life sa violation na naman nila. Sinutong si Cassandra South from the corporation. From PORA. O from PAGCOR. Diba, nagwawalang bahala tayo. That this does not constitute due diligence. Alam nyo naman, sa anuman pagganap natin ng mga tungkulin natin, sinasabi ng batas na may halong pag-iingat dati parati. No, pag-iingat. No? Hindi pwede, kaya tinatanong ko, ito lang bang sinubmit? Wala man lang kayong na-request na resolution of authority from the corporation na ino-authorize to na mag-apply. Kasi pag dinay, hindi naman ako yan, di ba? Hindi man siya membro ng korporasyon eh. Di ba? She's not even authorized to represent the corporation kapag hindi siya nag-submit. And yet you approve it on the same day. Eh kahit sino maghihinala sa inyo, partner? Hindi tayo pinanganak kahapon pa. Di ba? In one day, mag-a-apply sa inyo. In one day, aprobahan ninyo. Di ba? Kinuko, para pareho tayong biyasang mamasang balat, Ken, di hanapin. Diba? May kakaintindi tamo, Ken.